Yun guys, nagbabalik tayo dito kay Samsung para sa ating latest update ngayong July 18, 2024. Ito nga pala guys, sa mga naghahanap nga pala dyan ng kanilang mga entry level, yung mga mid-range po nila, especially doon sa mga A-series. Guys, good news yan, yung kanila kasing mga A-series, may mga discounted po yan. Meron po siyang 2,000 off. Yung A35 po nila at yung A55 5G ay meron po silang 2,000 off. At yung kanilang Galaxy A25 5G ay meron namang 1,500 na off. Tapos, hindi lang yun guys, ito, i-update ko rin kayo doon sa kanilang mga budget phone. Yung kanilang A05S, yan. At yung kanilang A15 LTE at yung 5G. Then guys, ito, dadaanan na rin natin yung kanilang mga ano, yung mga S-series. Yan, siyempre, malimit. Ang ina-update lang natin yung mga A-series, yan. Pero dito guys, isasama na natin yung kanilang mga flagship, yung kanilang mga S-series at syempre yung kanilang mga watch o yung mga accessories. Yan guys, umpisahan na natin ang ating latest update. Ang ganda nung kanilang ano. Ito guys, sa mga naghahanap ng buds, ito yung latest sa buds po ni Samsung ngayon, yung Buds 3. Buds 3 Pro. Ito, banggitin na rin pala muna natin to, Buds 3 Pro. Ito po ay 14,999. Tapos yung Buds 3 is 8,990. Ayan. Kaya magkano nga yung A15? Ay, yung anong wala, A05. Bali, 64 gig nga, no, Ken? 64 at 128. Ano kaya ito? 664? 464? Okay. At saka 6. Ah, 4128 pa rin yung 4. Ito guys, para sa latest update natin dito kay Samsung para doon sa kanilang entry level. Ito po si Galaxy, ayan, Galaxy A05. Guys, dito may dalawang variants po ito. Isa pong 4GB RAM 64. Ang price po nito is 5,190. At para po doon sa 4GB RAM 128, ito po ay 6,190. So ayan guys, sa mga naghahanap dyan ng budget phone dito kay Samsung, yan, ito pa yung may re-recommend natin sa inyo. Then maganda po dito guys, diba nagwo-worry tayo, wala siyang kasamang travel adapter. Pero dito guys, may kasama to, meron tayong pre-travel adapter. O, diba? Yan po yung ating latest update guys, dito kay Galaxy A05. Tapos guys, ito naman, next yung ipapakita sa inyo, ito si Galaxy A05S. Para sa ating latest update po dito kay Galaxy A05S. Ayan. Ito guys ay may isang variant lang. Bale, ang price po nito ngayon ay 7,490. O yan guys, ang ating update dito kay Galaxy A05S. Bale guys, ito pag-usapan natin yung kanyang chipset o yung kanyang processor. Guys, ito yung naka-Snapdragon 680 processor. Para po sa memory, meron siyang 4GB RAM 128. And display or yung size ng screen, guys, ito yung naka 6.7. Full high definition display na rin. At naka 90Hz na po yung refresh rate ng screen. No? Napaka smooth na rin ang screen ito, guys. At kung camera naman po ang pag-uusapan natin, ito yung merong 50 megapixel para sa kanyang main camera. At 2MP para sa depth camera. And 13 megapixel naman po para sa kanyang front camera. At kung battery naman guys, ito meron siyang all day battery, 5,000 mAh battery. Price update po natin, 7,490. Guys, ito, Galaxy A05S. At syempre guys, ito, punta naman tayo doon sa kay Galaxy A15. Ito, dito tayo kay Galaxy A15. Guys, ito, for Galaxy A15. Yan. Guys, ito, meron din itong 5G, ha. Yan, pagkatapos po nitong ating LTE. So, yan naman, sa 5G naman tayo.
Ito guys, unahin na natin yung processor nito. Ito yung naka MediaTek Helio G99. So tamang-tama kung naghahanap tayo ng budget po na pang gaming, eh pwedeng-pwede na po itong si Galaxy A15 LTE. Guys, pag sinabing LTE, sa may mga nagtatanong pa rin sa atin, sabihin daw po natin kung ito ay 4G, automatic guys, ito po ay 4G. Naka 4G po ito. Yung mga LTE pong natin nababanggit, yan po ay 4G LTE kung tawagin. Yan. Para po sa kanyang internal storage, ito ay naka 8GB RAM, 256GB. So may malaki na pong internal storage to. Si Galaxy A15 LTE. Para po sa size ng screen, guys, ito ay naka 6.5. Very handy ha. Full high definition display. Yan. At naka Super AMOLED na rin po ito. Super AMOLED display at naka 90Hz na rin po yung refresh rate ng screen para sa kanyang smooth screen. At kung camera naman po ang ating pag-uusapan. And guys, check po natin yung camera nito. Ito po ay meron na pong 50 megapixel para sa kanyang main camera. Camera. Naka 50MP na rin po yan. Maganda dito guys, may ultra wide angle na din. Check natin yung full screen. Yan. Tapos naka 0.5 din po yan. O yung tinatawag nating ultra wide angle. O diba? At 13 megapixel naman po sa front camera. O yan guys, ha, para sa latest update po natin dito kay Galaxy A15 LTE. Ito po ay may dalawang variants para po sa kanyang 4GB RAM 128, 8,990 at 12,990 naman po para sa kanyang 8GB RAM 256GB. Yan. Ulitin po natin, 12,990, 8GB RAM 256 at 8,990 naman po 4GB RAM 128. Ayan guys, ang ating latest update dito kay Galaxy A15 LTE. At syempre guys, kung naghahanap naman tayo ng 5G, ito po yan. Ito yung isa naman yan, naka 5G to guys. Check natin. Guys, ito for Galaxy A15 5G. O ito, ayan, naghahanap tayo ng 5G dito kay Samsung. So ito yung pinaka-cheapest na 5G ni Samsung ngayon, si Galaxy A15. Guys, ito para sa kanyang chipset. Ito ay naka MediaTek Dimensity 6100 Plus. At ang maganda dito guys, naka 6 nanometer na rin po yan. O diba? Tama-tama yan sa mga gamer dyan. Then, sa size po ng screen, ito ay naka 6.5 din, very handy. 6.5, full high definition Super AMOLED display na rin. At naka 90Hz refresh rate na rin po yung kanyang screen. Para po sa main camera guys, ito ay naka 50 megapixel. Mostly dito kay Samsung, pagdating ng mga A-series, mapansin nyo ba, lahat sila naka 50 megapixel. So ito naka 50, pero syempre guys, depende pa rin yan. Pagtaas pa rin yan, meron pa rin yan, pagkakaiba. Yan, maganda dito, lagi silang may ultra wide angle, oh, 'di ba? Tama-tama ito sa mga nag-group selfie, yan, group picture. So magkakasya talaga sa screen yung ating mga kukuhanan gamit ang ating 0.5 na tinatawag, 'di ba? Then check po natin yung video, may nagtatanong din sa atin ng video nito eh. So kumustahin daw natin. O sige, tingnan natin ang video nito. Si A15. Ayan. Bali guys, ito ay merong full high definition display at naka high definition display. So yun guys, ang dalawang resolution ng video niya. So okay na rin, napakalinaw na rin. Then sa battery, meron din siyang 5000 mAh battery at fast charging na din, 25 watts. Ayan, fast charging. Guys, para sa presyo po nito, yung kanyang 4GB RAM 128, 9,990. So yun. At yung kanyang 8GB RAM 256, so dalawang variant po yan, 13,990. Tapos guys, ito na, punta na tayo sa kanilang mga A-series o yung mga 5G din na may discount. Ito, check natin, may mga discounted po yan. Itong tatlo na to, susunod natin.
Guys, ito yung una sa ating listahan. Yan. Ito pong si Galaxy A25 5G. O, ito guys, so discounted po yan. May, ito po guys, merong 1,500 off ngayon. Bale, para sa dalawang variant po nito, yung kanyang 128GB o yung 8GB RAM 128, price po nito is 14,490. Dahil may discount po siyang 1,500, magiging ano na lang yan guys ha. Yan, 12,890, ilaless kasi natin ang 1,500. Then yung 8GB RAM 256GB from 17,490, siyempre magkaka-discount pa po tayo ng ano, ng 1,500 din. So ilaless po natin ang 1,500, magiging 15,000. So almost 16,000, 15,990 na lang po yan para sa 256GB. Guys, ito, check natin yung design nito. Parang may mga ano yung design niya, ganda na design na. Pero kapag personal guys, pag ginawa ka niya, napaka-kinis. Sobrang kinis ito. Ito guys, para sa kanyang chipset, ito pag-usapan natin. Ito yung naka Exynos 1280 chipset ang ginamit sa kanya. Para sa memory, yun nga po, naka 6GB RAM 128 at naka 8GB RAM 256GB. Pero maganda dito guys, expandable ito up to 1TB. Then para sa display po ng screen, ito yung naka 6.5. Size po ng screen niya is naka 6.5 full high definition, super AMOLED display din. At naka 120Hz na rin po yung refresh rate ng screen niya. At meron din po siyang 1000 nits para sa kanyang brightness. Then yung design po ng screen is naka Infinity U display. Yan. Para po sa camera guys, ang maganda dito, meron siyang OIS. Yan, para po sa kanyang 50 megapixel na camera, check po natin. 50 megapixel, yan. Guys, maganda dito, meron siyang yung napaka-stabilized, so meron siyang 60 FPS. Para smooth po yung video natin kapag nag-tape po tayo ng video dito. Ganda. Then sa photo guys, ayan, may ultra wide angle din to, naka 0.5. So 123 degree ang kaya po niya makuha. Then sa front po is 13 megapixel. Guys, ito para sa kanyang ano, battery, meron siyang 5,000 mAh battery, pang all day battery natin. At naka 25 watts fast charging na din. Guys, no worry tayo doon sa mga nagtatanong nga pala ng travel adapter. Ang alam ko, meron naman po mga kasamang travel adapter yung mga A-series ni Samsung ngayon. Yan, para po sa presyo guys, ulitin po natin, 128GB, magiging 12,890. At yung kanyang 256 po magiging 15,990. Tapos guys, ito, lipat tayo doon sa A35. Ito guys, so mas malaking discount natin dito. For Galaxy A35. Ito guys, for Galaxy A35 5G. Oo, diba? So isa rin po ito guys sa bestseller ni Samsung ngayon, si Galaxy A35. Ito po ay mayroong isang variant lang. Bale, ito po ay naka 8GB RAM 256GB. Para po sa kanyang chipset guys, ito pag-usapan natin, Exynos 1380 na naka 5 nanometer na po ito, octa-core processor. Ayan. Then expandable po ito up to 1TB nga pala para sa kanyang ano, storage. Then size nga pala ng screen guys, ito is naka 6.6 full high definition display na po. At naka super AMOLED display na rin. Napaka vivid na po ng display nito. At meron na rin po siyang 5 megapixel para sa kanyang macro lens o yung macro camera. Guys, ginagamit natin ang macro camera, yan po yung tinututok natin ng mas malapit po doon sa subject. Mga 4 cm yan. 3 to 4 cm. Yan. Then guys, battery, 5,000 mAh battery din. At naka 25 watts fast charging na din. Para po sa price natin dito guys, 20,990. At magkakaroon tayo ng discount na 2,000, magiging 18,990.
Ayan po guys ang update natin dito kay Galaxy A35 5G. At dito naman tayo guys kay A55 5G. Ayan. Ito guys, ang ganda ng design ito. Titigan natin, no? Kita nyo ba yung design niya? Kung gaano kaganda. Flat na flat. Pati sa pinaka-back niya, oh. Ayan. Guys, ito, pag-usapan naman natin yung kanyang specs and parameters. Guys, ito, para sa kanyang processor, ito yung naka-Exynos 1480 at naka 4 nanometer na po yan, ha. Guys, ito, mas malakas yung chipset na ginamit dito. Naka 4 nanometer. Tapos ito, para nga pala sa kanyang internal storage, ito yung naka 8GB RAM, 256GB internal storage at expandable po ito up to 1TB. Size po ng screen, mukha siyang malaki guys sa personal, pero ang size ng screen ito is naka 6.6, full high definition Super AMOLED display na rin. At napakasmooth na po nito, 120Hz refresh rate na rin. Yan. Main camera, 50MP. Yan, naka 0.5 din. At syempre, no worry tayo guys sa mga mahilig dyan mag-video recording. Ito guys ay naka ultra high definition, meron na rin. At full high definition at 60 frame. Yan, or yung naka 60 FPS, napakasmooth po nyan pag ginamit natin pang video. O, diba? Then, battery, 5,000 mAh battery din at naka 25 watts fast charging. Guys, ito isang variant lang po to para po sa presyo nito. 24,990 at meron po siyang 2,000 off, magiging 22,990. And guys, samantalahin natin yung mga discount ni Samsung. Tapos guys, ito, dire-diretso na tayo. Kumustahin pala natin yung kanilang A34 at A54. Ito, puntahan natin. Ito guys, yung kanilang Galaxy A34. 5G guys, ito 5G din yan. Para po sa ating update dito, check po natin. Ayan. So guys, ito para sa ating latest update dito kay Galaxy A34. May mga nangungumusta pa rin po sa atin dyan. Ito po para sa dalawang variants po nito, yung kanyang 128GB 16,990. Guys, yung kanyang 256GB naman 18,990. Ito guys, so bigyan ko kayo ng idea doon sa kanyang specs. Ito para sa kanyang specs and parameters. Ito, processor, naka MediaTek Dimensity 1080. Octa-core 2.6 GHz na po yan. Sobrang bilis na rin. Yan, yung memory, ito na nga po, naka 8GB RAM 128 at 8GB RAM 256GB. At ang maganda dito guys, expandable naman to up to 1TB. Yan. Size po ng screen, very handy, naka 6.6 full high definition Super AMOLED display. Para po sa main camera, meron siyang 48MP para sa kanyang main camera. O, diba? May 0.5 din po yan, ha? May ultra wide angle din. So, yun po maganda kay Samsung, eh. Marami silang mga ganong may mga ultra wide angle. Yan po ay para pag maramihan tayong nagpapapicture, magkakasya tayo talaga dun sa Yan, 5,000 mAh battery para sa kanyang all-day battery. Guys, para sa presyo, ulitin po natin, 8GB 128, 16,990 at 18,990 naman po para sa kanyang 256GB. Tapos guys, ito na yung last sa ating A-series for Galaxy A54 5G. Ito guys, para sa dalawang variants naman po nito. Yan. Check nyo po yung design niya, napakaganda. Ito guys, para sa kanyang variant 8GB 128, ito po ay 20,990 o almost 21,000. At yung kanyang 8GB RAM 256GB is 22,990. Ito guys, para sa kanyang chipset, ito ay naka Exynos 1380. Yan. Display o yung size ng screen guys, ito napaka-handy po nito, ha. Si A54 5G. Kung naghahanap tayo ng handy lang, ito guys, ang size ng screen is naka 6.4 full high definition Super AMOLED display na. Para po sa kanyang camera, ito yung merong 50MP po para sa kanyang main camera. O, diba?
Check natin, pakita ko sa inyo yung camera niya kung gaano kalinaw. Size ng screen. O, di ba? 0.5. At yung zoom in nga pala nito, guys, is up to 10 times zoom. Yan. Ito guys, para sa kanyang battery, ito ay, ito nga pala guys, yung kanyang front camera, meron siyang 32MP na camera. O, di ba? Yan, 5,000 mAh battery. Yan guys, ulitin po natin ang price po nito, 128GB, 20,990 at 22,990 naman sa 8GB RAM, 256GB. Tapos guys, punta na tayo doon sa kanilang mga S-Series. Then guys, ito naman ang update natin para kay Galaxy S23 FE. O ito guys, para sa latest update natin, para po sa kanyang 128GB internal storage, ito po ay 31,990. At kung 256 naman po ang ating hinahanap, ito po ay 34,990. So yun guys, para sa latest update natin. Medyo marami-rami po ito. Then next po natin ipapakita sa inyo yung si Galaxy S23 Ultra naman. Guys, baka naghahanap pa po kayo ng Galaxy S23 Ultra. Meron po itong tatlong variant at para po sa latest update po natin ay eto na. Para po sa kanyang 12GB RAM, 256GB, ito po ay 68,990 at 12GB RAM, 512 naman po is 76,990. Guys, ang maganda dito kay S23 Ultra is naka-promo po yan until July 31, 2024 only. Meron po siyang discount na or yung less 4,000. O, di ba? Yung 68,000 magiging 64,990 at yung 76,990 less 4K magiging 72,990. O, yan guys, good news. Magandang balita yan para sa mga naghahanap ng discounted dito kay S23 Ultra. Tapos guys, ito naman ang ating latest update dito kay Galaxy Z Flip 6. Guys, ito yung latest model po ni Samsung ngayon pagdating sa mga sa flip phone nila. Ito for Galaxy Z Flip 6, guys, ito para sa dalawang variants po nito. 70,990 para sa 256GB at kung gusto naman natin ng 512GB, yung mas malaki guys, ay 78,990. So yan po yung ating latest update dito kay doon sa bagong release po ni Samsung ngayon na Galaxy Z Flip 6. Tapos guys, ito punta naman tayo doon sa kanilang mga S24 Ultra. Ayan, sa mga Ultra po guys, check natin. Ayan, unahin na po natin si Ultra. Guys, ito para sa kanyang 256GB internal storage. Ito po ay 84,990 at S24 Ultra naman po na 512 po ay 92,990. Yan. At yung 1TB na pala guys, syempre kung gusto natin ng 1TB, 106,990 naman po ang price nito. Para naman po sa base model ni Samsung S24 guys, ito para sa kanyang 512GB, ito po ay 61,990 at yung kanyang 256GB po ay 53,990. Ayan guys, ang ating latest update dito kay Galaxy S24. At syempre guys, ito yung kanilang latest model din, ito naman yung kanilang Z Fold 6. Ito guys, sa mga naghahanap ng bagong model po ni Samsung, yung kanilang 1TB po, ito, 130,990. At yung isa pong 512 po nito ay 113,990. At 256GB is 105,990. So yan guys, ang ating latest update dito kay Galaxy Z Fold 6. At ito guys, ang ating latest update dito kay Samsung para sa mga model po nila, especially yung mga bagong model po nila pagdating sa mga Z Fold 6, yung mga entry level at yung kanilang mga naka-discounted guys. Yan, see you guys sa mga next vlog natin.
lagi po tayong mag-stay tuned sa ating channel para lagi po tayong updated sa mga bagong video na ating i-upload. See you guys sa next vlog natin.